Hello guys, ako si Wally, isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Tara, samahan niyo akong gumawa ng chicken pastil in a jar. Ayan guys, simulan natin dito sa paggagayat ng sibuyas. Yan, nagayat ko na siya. Ngayon, ilalagay ko naman siya sa ating munting food processor. Ayan, hindi pa tayo makabili ng ating food processor na de kuryente o de battery. Yan, tamang hila-hila muna tayo. Yan dito guys, kumuha lang ako ng isang baso at yan. I-mimekos-mekos lang natin yung ating mga pampalasa sa ating pastil. Yan, kailangan natin ng measurement para maging consistent yung lasa ng pastil natin. Hindi ba paiba-iba ng lasa o ano. Kailangan talaga yan. Yun na guys, napagsama-sama na natin yung ating mga pampalasa. At ayan, konting mekos-mekos na lang yan at okay na yan guys. Ayan guys, check natin yung ating pinalambot na laman ng manok. Kurong picture lang yan guys. Yan, ready na yung ating minekos-mekos na pampalasa. Meron tayong sibuyas, meron tayong bawang at may konting anghang. Andyan na rin yung pinalambot natin na laman ng manok guys. Yan, sisimulan ko na tong himayin, kung tawagin sa atin. Yan. Ayan guys, ginisa na natin yung ating sibuyas kasama na yung bawang. Yan, nilagay na rin natin yung siling labuyo na hindi na maanghang. At sinama na rin natin yung hinimay na laman ng manok. At boom! Ito na yung ating chicken pastil. At ilalagay na lang natin siya sa jar. So ayan guys, bago natin ilagay yung pastil sa jar, kailangan muna nating ikaning o sterilize yung jar para masigurado natin na tanggal yung mga bakterya. Yun. Ayan guys, dito naman sa pag-sterilize ng ating jar, siguro mga around 10 minutes lang mapakuluan mo yung ating jar at okay na yun. Ayan guys, at once na pakuluan na natin yung jar, ready na. So, pwede na natin siyang ilagay yung pastil sa loob ng jar. So, bago natin gawin yan, mag-gloves muna tayo. Mag-mask. Para masigurado na malinis bago ilagay yung pagkain sa loob ng jar. At habang hinihintay natin yung natitirang jar na ma-sterilize o mapakuluan, siyempre kakain muna tayo ng ating pangmalakasang burger. Halos araw-araw ko nang kinakain sa loob ng ilang taon. Ako po ay nagtatrabaho dito sa burger restaurant. Kaya yan, lagi ako may baon yan. Yan yung almusal ko. At nung matapos tayong mag-almusal, ayan, balikan natin yung ating trabaho para sa ating munting negosyo. Yan, dito guys, na-sterilize na rin natin yung mga takip ng jars. At yan, punasin lang natin ng malinis na tissue o kahit na anong malinis na tuwalya o nasa sa inyo na yan. Basta maging malinis lang yung ating product. Yan, all set na tayo. Handa na lahat. Okay na yung pastil natin. Okay na yung mga jars. Na-sterilize na. Nakaning na. Okay na yung mga takip. Malinis na lahat. Yan, simulan na natin guys. Dito guys, sisimulan na natin yung paglalagay ng pastil sa loob ng jar. Yan, kumuha lang ako ng maliit na embudo para masigurado ko na habang nilalagay ko yung pastil sa jar ay hindi siya mangangalat o hindi siya tatapon, para talagang masigurado natin na malinis yung kakalabasan na ating pastil in a jar.
Iyan, ayos na. Nailagay na natin yung pastil sa loob ng ating jar. So, hintay na lang natin yung feedback ng ating mga customer. Sana may bumili. Panalangin nyo, sana magustuhan. Sana magustuhan nila, inshallah. Magustuhan nila yung ating pastil in a jar. Para sa ating sticker o para sa ating logo, susubukan kong tingnan kung bukas yung printing shop dito sa harap namin. Dito ako nagpa-print nung sticker na ilalagay natin sa ating jar. Yun na nga guys, sarado pa yung printing shop. Dito ako nagpapaprint ng ating sticker para sa ating jar. So sabi nila bad asser pa, ibig sabihin mamaya pa yun, mga 4 ng hapon dito sa Saudi Arabia. So yan na guys, panalangin natin na sana maraming bumili ng ating chicken pastil na jar dito sa kaharian ng Saudi Arabia. At update ko kayo sa next vlog natin. Thank you sa panonood.